Hey guys, welcome back po ulit. Ngayon samahan niyo po akong magluto ng mashed potato. Ayan. Dito meron po akong natirang mashed potato na ginamit ko kahapon. So nilagay ko siya sa ref. Ngayon naman, gagawa tayo ng mashed potato finger with cheese. Ayan. So i-hold mo lang natin siya pahaba and then maglalagay po tayo ng cheese sa may gitna. Yan, sandiinan lang natin siya ng ganyan. And then, i-roll natin siya sa ating, ano, pwede nyo gamitin yung, ang inyong kamay, pwede naman dito sa ating sangkalan. Yan, i-roll lang natin siya ng ganyan para medyo maging firm siya. Mas maganda kung nakalagay siya sa, naka-chill siya na at least. Kung gagawa kayo ng mashed potato, mas maganda kasi kung ilagay mo natin sa ref ng kahit na at least 1 hour para lumamig siya. Ayan, so ulit-ulitin lang siya natin gawin ganyan. Maglalagay tayo ulit ng cheese. Kung kinakailangan natin i-squeeze ng konti guys para mas lalong ano, mas lalong siksik siya. Para hindi tayo mahirapan. Kasi kung hindi natin siya i-squeeze ng konti, pag nilagay na natin siya sa itlog, madali lang siyang ano, maputol. Yan, so kailangan natin i-squeeze. And then, i-hold mo lang siya ng medyo pahaba na ganyan. And then, ang gagawin po natin ay i-dip po natin siya sa egg wash. And then, ilagay mo natin siya sa may cornstarch, and then egg wash, and then sa ating breadcrumbs. Ayan. So, bali, ang gagawin po natin dito, i-deep fry po natin siya. Gawin nyo to sa inyong mashed potato, guys. Okay, sa kung meron kayong mga patatas dyan na hindi natira-tira, gawin nyo ito kasi masarap siya talaga. Isa ito sa paborito ni Amo na pinapaluto niya palagi. At saka, kung may mga chikiting kayo, maganda ito na ihanda nyo para sa kanila. Unang-una, siyempre, masustansya. At, siyempre, mura pa. Ang ginawa ko lang dito, guys, is tinimplahan ko lang yung mashed potato ng actually, niluto ko na siya sa butter. And then, nilagyan ko lang ng black pepper at saka asin. Yun lang yung nilagay ko na panimpla. Pero kung hindi naman kayo vegetarian, pwede kayo maglagay ng chopped onions, okay, garlic powder, yan, pwede nyo lagyan para ano, mas mabango siya. Pero kami nga dito, hindi kami gumagamit ng garlic at saka onion. So, ginger lang talaga yung pwede kong gamitin. Pero dito, hindi na ako naglagay. Ang ginamit ko lang dito is black pepper at saka yung konting asin at saka niluto ko siya sa butter. Yung pagkatapos kong gawin yung pagkatapos kong imas yung potatoes ako siya niluto ng onti dun sa may kalan and then nilagyan ko siguro siya ng mga about 1.5 teaspoon ng butter para medyo malasa yung ating mashed potato. So pagkatapos po natin gawin ng galing ganito i-dip po natin siya sa cornstarch and then sa egg wash at saka sa ating breadcrumbs. So, yun nga lang, medyo matrabaho siya. Pero, tulad nga lang sinabi ko, kung meron kayong mga bata, okay, pwede nyong gawin panghanda, pwede rin. Instead na bibili kayo, gawin nyo na lang. Anyway, pwede naman siyang gawin one day before at pwede niyo siyang ilagay sa ref and then kinabukasan sa kanya na lang siya pwedeng ano, i-fry para mas madali. Kasi medyo ano guys, medyo matrabaho siya pero pag natikman mo naman worth naman yung pagod mo. Anyway, kung pag niyo gagawin ito, kung gahol kayo sa oras, siyempre mas maganda siguro gawin nyo kung
Halimbawa, mayroon kayong extra na oras. Yan. Ang matrabaho lang dito is yung paghulma mo and then pag pagkotin mo, yun lang naman yung matrabaho. Pagdating sa pagluluto, madali lang yan. Siguro mga 1 to 2 minutes, okay na. And napaka-crunchy na talaga. Kaya sana subukan nyo ito, lalo na kung meron kayong mga bata. Yan. Siguradong magugustuhan nila. So, yan guys, ulit-ulitin lang natin. Yan. Ayan po, nakotid na po natin lahat. So, kung hindi pa naman ninyo siya iluluto, pwede nyo i-chilled ulit or pwede nyo naman i-deep fry agad. Ayan. So, dito, mag-init ako ng mantika. And then, nasa medium fire lang po siya. Hindi nyo kailangan masyadong malakas na din. Nasusunog. Hindi naman natin siya kailangan dito ino ng matagal kasi luto naman na po yung ating masakit. So, balik yung sa may nakotid lang natin ang lulutuin natin. Actually, hindi natin siya kailangan dito ino ng matagal o kailangan ito steep lahat kaya masyado kasi may tendency na lalabas yung cheese na nilagay natin sa gitna. So, kung sa tingin mo, ayos na siya. Pwede na siya hanggang. Yan. So, huwag po tayo maglalagay ng madami para hindi po magiging crowded yung ating kawali. Kasi kung gusto niyo ng medyo crunchy, kailangan meron siyang space. Yan. Kasi kung sobrang madami yung nilalagay, medyo hindi maganda yung pagkakaluto. So, ulit-ulitin lang natin. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo ng mas golden brown, pwede rin. Pero kung sa akin kasi okay na yung pag medyo crunchy na siya, pwede na. Yan, so ulit-ulitin lang natin siyang iluto lahat. Napakadali po guys. Siguradong magugustuhan ito ng inyong mga chikitin. Kaya kung meron kayong mga patatas dyan na instead na masayang at wala naman kayong ginagawa, yan. So ito na po yung ating finished product. Diba? Napaka-crunchy po nyo guys. At saka kung gusto nyo nang maglagay ng mas maraming cheese, pwede rin. Pero yung sa akin kasi maliit lang yung nireo kasi sobrang lilang yun na pwede na yun natin.
So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. And I will see you again in my next video. See ya!